Mahalaga para sa isang paggamutan ang ambulansya, lalo na kapag may mga emergency cases gaya ng aksidente, para sa pagresponde at paglilipat ng pasyente sa iba't ibang hospital na kailangan ng serbisyo mula sa mataas na level ng ospital. Kaya mapalad ang 5 pampublikong ospital ng Kapitolyo na nabigyan ng mga bagong ambulansya na ipinagpapasalamat ni Governor Aurelio Umadi sa Department of Health. Ang mga naturang ospital ay ang Gapan District Hospital, Gimba District Hospital, Karanglan Medicare Hospital, General Tino at Gabaldon Medicare Hospital. Para sa mga Medicare Hospital na ngayon pa lamang magkakaroon ng sariling ambulansya, ay napakalaking bagay ito para sa kanila, lalo na kapag may mga buntis na mga manganganak na kailangang mailipat sa malalaking ospital. Noong wala pa silang mga sariling ambulansya ay kung saan-saan lamang sila humihiram para may magamit. Nanghihiram lamang sila sa mga barangay pero kung minsan ay wala silang mahiram dahil sira at kung minsan naman ay iniyahatid ang iba pang pasyente. Isa ang Gapan District Hospital na nakatanggap ng bagong ambulansya na napakalaking tulong ito sa kanila dahil ang kanilang lumang nag-iisang ambulansya ay hindi na gaanong maayos sa nakapagbibigay ng serbisyo. Ayon sa Administrative Officer ng Gapan District Hospital na si Jonathan Feralta Madulid, malaking tulong ito para sa kanila dahil hindi lamang umano ang Gapan ang kanilang nabibigyan ng serbisyong pangkalusugan, kundi ang maging karatig na bayan o lalawigan ay dito nagpapagamot, gaya na lamang ng bayan ng Piñaranda, San Isidro, General Tino, San Leonardo at kapitbahay nating lalawigan na Bulacan. Marami, ano? Yung mga kanugnog na bayan natin katulad ng Peñaranda, San Isidro at kahit itong lalawigan ng Bulacan, itong bayan ng San Miguel ay kasama sa nabibenepisyuhan ng maaaring mabenepisyuhan ng ambulansya na dumating sa ngayon. Kaya ipinaaabot ng pamunuan ng Gapan District Hospital ang kanilang pasasalamat sa Ama ng Lalawigan at sa Vice Gobernador Doc Anthony Matias Umali sa malaking tulong at biyaya na magagamit nila sa pagsiservisyo para sa kalusugan ng mga Nobo Ecijano. Sa ngalan ng aming pinuno ng paggamutan, si Dr. Antonito Duque, na pasalamatan po yung ating mahal na punong lalawigan na Gob Oye Umali, gayon din ang ating pangalawang punong lalawigan, Doc Anthony Matias Umali, sa kanilang tulong sapagkat pinili po ang Gapan District Hospital upang maging isa sa mga benepisyaryo ng mga ambulansya na nanggaling sa Department of Health. Ito po yung malaking tulong po sa atin at sa lahat po ng ating mga pasyente na gagamit po ng sasakyan na ito. Hiling naman ng gobernador na sana'y masino at maimbentaryo ang laman ng ambulansya at huwag hihiramin ang mga gamit nito dahil noong panahon ng pandemya ay napakalaking bagay ang mga ambulansya bilang extension na pangangalaga sa mga pasyente habang naghihintay na maipasok sa hospital at upang masiguro ang pangangailangang medical ng mga Nobo Ecijano. Yung mga biyaya na katulad po ng mga ambulansyang ito, malaking bagay po sa isang pamilya na isang miyembro nila ay nangangailangan. Kaya nga ambulansya, mga emergency cases po. Lalo na tatandaan ko po nung panahon ng kasagsagan ng COVID-19, no, ay sa isang ospital sa kabanatuan, tertiary level, hindi po ma-accommodate lahat eh. While in the meantime, marami pong pumapanaw doon sa triage area. Kaya ang isang suggestion ko nga ay doon muna sila sa ambulansya. So that parang extension ng care ng ating pong ospital at true enough, malaking bagay po yun. Dagdag pa ng gobernador na ingatan, pangalagaan at pagmalasakitan ang mga itinuturing na biyayang mga ito. Sana po ay pangalagaan, pagmalasakitan ang mga biyayang katulad dito na siyang makakatulong po sa ating kababayan. Kasama sina Jeremy Ramos at Rigor Ponce, Smiles Beton III, para sa Balitang Unang Sigaw.